And of course, a Yuzong. Uranus might still be open. And that would be nice option para maibigay sa tulad nila Wilson or kahit ni Ana dito. Yun ay kung papalusutin ito ng Omega kasi may Thamuz pa rin, may Chou pa rin na pwedeng laruin ni Heath lalo dito. Pwedeng magpaluwag na yung Omega. Laging auto-pick ang Uranus, I'd say. Omega, are they ba not Pharsa before? Sa katulad nung sinabi, kung naalala mo, sinabi ko dun sa game number one, I kind of said na, wag mo na, iba na nila yung Hilda, tapos i-open nila yung Uranus. And that's what they're doing right now. Omega, are they prepared for this? Are they gonna ban Pharsa? Like we did in game number one, hindi. Uranus? Pharsa ba ang din yung Omega, no? Mag-Pharsa ba ang BSB? That's a question. Or, secure the Chou once again. Ang hirap yan. Feeling ko, secure yung Chou na lang. Mm-hmm. Pero ang risky nung binigay mo kay Haze, di ko lang kasi maalala kung gaano ka-impactful eh. Yeah. At si Shider kasi yung bagong pasok din dito eh, no? Kung does he prefer in playing the Pharsa. But yeah, Pharsa is now available. Well, tsaka yung Omega Tol, pwedeng hindi pa mag-Pharsa priority. Yes. Baka magta-Thamuz pa rin yan. Baka kasi may Chang'e eh. May Chang'e option pa eh. So yun, Thamuz priority yung BSB. Thamuz. So, Chang'e is available para sa Omega. Tsaka rin yung ating Pharsa. Chou din. Chou, absolutely, feeling ko hindi na ibibigay ng Omega yan. Isang hero na gamit mo lang sa side ng Omega. Kayang-kaya nilang ipakita sa atin kung gaano ang makalupit ang kanilang Chou. It's also one of their priorities as I'm seeing right now sa aking stats. And go Pharsa. So, alright, Chou Pharsa. Chou Pharsa, BSB, ano kanilang sagot dito? Pwede na magpakita rin ng core dito. They could actually start capitalizing on targeting the Pharsa. Yeah. No? Pwede nga sila magpakita ng Lancelot na. No? Core dito para kay Drixx. Yun nga, kasi yung ano ah, yung Ling ni Drixx, totally shutted down. Mm-hmm. So ano yun? Parang may effort ba yun kay Drixx or... Okay. Parang yung iba kasing mga course, ano yung gumagawa ng paraan, di ba? How to really get ahead. And, alright. Ang ganda. For the Pharsa, they decided to go for the Khufra. Interesting Valir. Lang yung Valir. Medyo hindi siya ganun ka... Malakas na pick. Yeah. Pero, parang wala siyang direct link kina-counter doon sa pinakita ng Omega. Wala siyang sinasagot sa Omega. Not only that, parang yung slot niya sa pag-a-pick is parang hindi pa kailangan. Yes, yes. Pwede pang ilagay sa, ano eh, yeah. Sa fifth and fourth eh. Now, this gives a free pass para mag-season siya ng Omega. One of their priorities as well. Yeah. Now, ano ba mambad sa ngayon ng Omega? Since nagpakita na ang BSB ng kanilang support combo, pwedeng sabihin ng Omega dito, paala lang natin yung mga malulupit na heroes na core, na carry, na pwedeng kumounter dito sa ating Yuzong Shield. So, Roger yung Omega. Yep. Roger na yata yung sa Omega. Or Lancelot. Na ban. Oo. Or siguro maganda, feeling ko mas maganda, bigay yung Roger. Your team is Harith yung iban kasi yung BSB yata baka nakatingin sa Harith. Yeah, BSB pag- likes their Harith as well kasi ginawa nila yung Khufra. Oo. Tsaka yung ano, yung counter din sa Harith na ano, Valir. Yeah. We'll see. Alice ang sagot dito ng BSB sa ban. Yeah. Omega will just shake that off. Pwede pa rin. Ito yung mga, kapag nag-Lancelot or Roger ang BSB, ang tricky doon para sa BSB is pwedeng mag-Jawhead na bigla ang Omega. Omega, yeah. Pwede nga mag-Gatot Kacha. Pero I would choose the Jawhead just looking into KurtTzy dito. Oh, iba. Tapos, siguro ang kanilang fourth slot para sa Omega is their Toshi hero. Na magandang tempo hero din. And looking at their lineup, magagatot kacho sila. Hindi nga magulat kung bigla silang mag-Balmond dito. Gusto ka atin. So, di ba, Lancelot, binibigay talaga yung Roger. Pinapwersan Ling na mag-Roger kayo. Sige. Kasi may sagot kami dyan. And if they do pick up the Roger, doon na makakuha ng malulupit na side lane sa Omega, like your gatot kacha, tsaka yung sinasabi nga natin ng Joed, or Baksha, na ginagamit din naman ng Omega. Mm. So, willing na ipamigay nga yung Roger dito. Ang pinaibahan lang ay yung Harith. Oh. Siguro willing. May options ka pa eh. Para sa Harith. May back siya pa nga. Tama nga, paring Wolf. For this running option. So, Chang'e. May side lanes. Kawin. So, iniisip na dito na magsa-side lane na mage para kay Toshi. Pero bihira. Ano? Ang chumachango na mainit sa Omega yung si Haze. Eh, yes. No? Alam ko pwede mong i-targetin pa rin si Toshi especially on the side lane options niya eh. Gatot Kacha actually pwede para hindi kayo basta-basta kung Roger at yung Jawhead pa, 'di ba? Hindi nila na
There it is, Balmond. Balmond. Like we said kanina, we can expect it to be picked up by Omega. Tapos kinuha nila kasi medyo safer place. Whatever it is na last pick nila para KurtTzy, ang sa ayong alam nyo kung alam nyo yung expression na the world is your oyster. It just means na kahit anong gawin na Omega, i-pick dito sa last one. I mean, sorry. Kahit anong gawin ng BSB, at ipakita nila, may sagot ang Omega with that last pick. If they go Roger, magjo-join sila. Paano naging the world is your oyster? Eh. Wala eh. Yung curiosity. Ganun yun eh. Ganun talaga yun eh. Oyster pa. Wala eh. Pwede kang... Mamaya-araling ko yung... Sige, tignan natin. Basta pwede kang gumawa na kayo. So, Harith nga, nandyan. Alright, I'm gonna go for the Harith. Lalo pa kung YSS X-Borg to. And sa bayang ikot, it would be of the X-Borg. Yep. Just go Gatot Kacha on this one probably or... Back, I'm looking or, at back siya, Gatot Kacha, oh. Kaya kay Jawhead na. Pwede gawin ng Omega. Well, actually, pwede yung Jawhead kasi kaya, tapon mo lang yung tumatalon anyone, no? Actually, kaya pala nag-ban ng Alice itong BSB kasi they know that a very nice pick on the Alice would be the good control against dito sa ating Harith. Yeah, and Toshi din eh. Just based on his running preference kumpara. Sino ay ay iba no, BSB yung nag-alis kanina no? Yes. So we get our final pick announced, ladies and gentlemen. We have a side lane Chou. Di nyo lang po nakikita ngayon, but the last pick no for this narrative is Popol and Kupa. PNK mga tol. So ayun, PNK, ladies and gentlemen, support yun or unless yeah, pwede pa ring palagay mo isa side lane. Huh. Sa running matchup. So ang ganda rin may eh. May possibility eh, no? Kasi okay pa rin. Hindi ko kasi nakita masyado si Heath sa PNK. Yan ang katotohanan. Kung kikilalanin ko si Heath, I would just put him on the show. Tapos, I would just force something na side lane. Kasi si KurtTzy, hindi pa natin din kilala up to what extent yung running pool niya. So, baka possible din yung PNK. Yep. The problem with PNK side lane is ang bagal na kanyang wave clear na hindi masyadong fit dun sa side lane na role. Although, bilang isang sabihin na natin kapag nagkaroon ng team fights and disregard the lane. Kapag nagkaroon ng team fights, ang gusto ko dito sa Popol and Kupa is meron siyang almost instant stun. Yeah. Dahil doon sa kanya first kill. Tapos mga combo pa with the pwede mo i-burn yung ult kaagad ni Valir. That's right. Diba? And usually ang Popol and Kupa nung MPL season 5 going into MPL season 6 nung off season nga sinatawag natin na outside ng MPL ang ating tournaments, traditionally ginagamit na counter ang Popol laban sa Ling kasi meron kang instant stun nga that you can follow it up with the traps tapos meron kang panakap na pwede mong i-layer properly against the Ling and it kind of makes it so na yung Valir natin, particularly din yung Harith, ay hindi magkaroon ng magandang or at least hindi maging confident pag nagkaroon nga ng teamfights. Yeah. I'm putting a bet na hindi si Hit yung PNK yata dito. Hindi rin naman. Malabo naman. He surely will go on the Pharsa na para dun sa running game natin. Anyway, sa mga manonood natin ngayon, again, this is our very first game. Ikalawang laban daw, no? This is our very first series. Ikalawang laban ng ating unang series between BSB and Omega. 1-0 na nga po in favor of the Omega squad here. And they are set on getting another massive lead and accelerate yung puntos nila sa kanilang grupo. Kasi 3 points din eh. Pag nakuha mo yung 2-0, laking lamang. Badly needed na ngayon na hindi lang yan ha. Parang this, dahil naglalaro sa same groups, pwede nilang mapigilan yung pag-angat din nung katapat. And I think for BSB, more than anything else, kailangan din nilang kung hindi man sila kakakuha ng series victory, at least mapigilan nilang tumaas yung points nung kagawa nila. 2-1 ulit. At least 2-1 man lang. At least, kasi it's really looking bad. It's the moment na mag-pull away ang points ng Signal Ultra against them, eliminating na agad yung factor that BSB will nagiging visible na si paring elimination doon. That's right. At alam mo yung pangit lang din sa elimination, hindi ka kasama ng playoffs. Rekten hanggang sa next season. Alam naman natin. I personally do not know kung ilan ba yung teams na matitira from this season until next season. Mm-hmm. But historically, top 8 eh. Pag hindi ka nakasama ng playoffs, bukod sa malungkot dahil hindi kasama ng playoffs, hindi ka pa rin kasama. Even until next season, wala kang sure slot. Kailangan mo dumaan sa butas ng karayong. Oo, butas ng butas ng tama. As in, ganun ka... Qualifier team, sakitan nyo naman kung gano'ng ka-intense at ka-seryoso. Yung qualifiers, di ba?
Umabot hanggang ano, ibang bansa. Umabot hanggang ibang bansa. Yung qualips natin. Yung init ng qualips natin nung tiningnan, mga tol. And there are actually some ano, sentiments nga of maybe changing and increasing the slots for the MPL. Even as nagkaroon tayo ng konting kwentuhan about it. And one of the things na napag-usapan natin is na medyo nag-lean tayo is on having a developmental league. Parang, well, gusto ko rin malaman actually sa chat ngayon, no? Habang nag-aantay tayo na magtungo yata sa ating game, because I think we have some problems yata, malalaman na lang natin. But yun lang gusto malaman sa chat, no? Palagay nyo, would it work to have what is called to be a developmental league already for MPL, no? Like food for thought lang para sa mga viewers natin, no? Hindi MPL, kundi parang siya yung ano, next, before MPL. Before MPL. Kumbaga, sabihin na natin meron kang 10 teams sa MPL at yung mga nasa mabay, top, bottom 4, kabado sila. Kung nalang tapos na yung season, kabado sila kasi mababa sila sa developmental league. Samantala, pag nasa developmental league ka naman, pag nag-top 4 ka doon or top 2 ka doon, sa, imagine nyo merong isang parang MPL na haba ng liga, sabi natin 1 month or 2 months before the actual MPL season. Oo. So para buong taon, Mobile Legends. Buong taon, may Shinbu. May... Magkaas para sa Shinbu. Sa Mobile. Kidding aside. Imagine nyo, 2 months, tapos may break, tapos... Oo, di ba? Yung off-season kasi natin, alam nyo naman, pag off-season, pag walang MPL, nagkakabaliwan yung mga tao, eh, kung ano-ano yung nangyayari, di ba? Kung ano-ano yung nangyayari. So, I think, what do you think, guys, di ba? What do you think about having a tournament during the off-season? Sama nyo na rin sa sagot ninyo is kung ilan ba dapat ang natitira. Isa rin yun. Gusto rin na... napag-usapan na namin yan. Na-discuss na rin naman yan. Pero guys, wala pong official na word about it. We just want to open up that kind of topics with you. I feel na maganda na hindi lang kayo basta nanunood. No, kundi, mas gusto ko talaga yung habang nanunood, napapaisip din. Yeah. Diba? Because that is real involvement within the league. Yeah. And what would you rather watch? Diba? Parang ano bang gusto mo mapanood? Yung tipong qualifier na dalawa lang makakalagpas or isang qualifier na 4 makakalagpas. Kasi gano'n din yung parang gano'n ba ka-intense yung mangyayari katulad ng nangyari this season. Will it be as intense if nagkaroon tayo nga ng 4 na qualifiers? Di ba hindi rin naman? Kasi nakita natin yung usually kapag hindi gano'n ka high stakes, pag madaming pwede pumasok, parang nagtetend na mag-chillax yung mga teams. Yeah, may ganun din. So, nangyayari, I would give you something realistic scenario dito na naobserbahan ko sa ML community. Daming nag-oorganisa bago mag-qualifiers. Yung ilang linggo ba qualifiers? Dalawang linggo? Isang linggo? Parang isang linggo lang. 'Di ba? Isang linggo lang. Mga siguro 2 months or a month before the qualifiers, ang dami nag-organize ng team. Totally understandable. I'm not taking this against the team, no? I think it is a very natural response para doon sa running qualifiers natin. And after the qualifiers is done, when only out of those 1,000 teams, those 1,000 teams got eliminated at dalawa lang yung napili, ano nangyayari doon sa ibang teams? Sabihin man natin na doon sa natitirang mahigit 1,000 teams, kahit 100 lang doon, babaan pa natin, kahit 50, babaan pa natin, kahit 20 na teams lang yung organized. That is still organized. Those are still people who dreamt, who have planned, di ba? Yep. Who have talked to people who spent time and effort in building those teams. Exactly, tapos, syempre, alam nila na they are forced to actually disband or rebrand the team or baguhin yung team, di ba? So, piling ko lang, no, parang maganda i-acknowledge yung effort na yun. Ng mga tao yan. Pero absolutely, malalaman natin guys, we just want to open up the topic para sa inyo, para sa aming mga viewers. Eto na ang ating laban, BSB, laban ng Omega. At 1-0 na nga po in favor of Omega. Let's see if this will be pushed to a game number 3 or will be sweep in this game number 2. Oh, instead, BSB deciding now. Sila naman ang magdidikta. Laban na tayo, mirror mode. Oh, diba? Mirror mode, mga kaibigan. Kasi kung pwedeng, kung ayaw nyo makipagsabayan, why not? Mirror nyo na lang. Piling ko, mainit ka agad. Wilson dito. Ayan ang sinasabi ko. Ibalik mo lang si Wilson sa mga, alam mo yun, kinalakihan niyang hero kanina. Exactly. Kanina naka-chow. Tapos si Ana yung give him something that will make him shine. Back to basics. I like this. By the way,
BSB, bukod sa ninakawan nila, tinira pa yung ano, yung baby buff. And valid yun, ha, by the way. Kasi nga naman, hindi magre-respawn agad ang isang buff if hindi mo napatayin si baby buff. Which is the statue, the chaser, if I'm not mistaken, yung tawag dun sa, basta yung mini serpent natin. Ganda pakinggan nung sinasabi mo, ultima, baby buff. Baby buff, diba? Shoutout sa mga baby na buff dyan. Oo naman, mga baby na buff dyan. Walang, alam mo yun, walang higit sa ba, walang masasarap pa sa isang taong sumusuporta. Oo naman. Diba? Alright, so of course, quite even pagdating dito sa ating running gold lead. The biggest mystery here is mali yung ating mali yung aking prediction. Heath did went for the PNK. Okay. At si KurtTzy ang humawak talaga ng Chou. We have excited Chou dito. Alright. Something familiar para kay KurtTzy, one of the most skilled players out there. Sa MPL Season 5 also showed na nung naglalaro nga naman siya. And we can see now he is playing the Chou. And no tank setup para sa ating Omega. Pinaka-tank na nila dito is Balmond. Mm-hmm. And in a way, itong ating Popol and Kupa, that if he gets the Cursed Helmet, he's gonna be A-okay. Makunat din naman yung Wolf. Yeah. But the actual hero is not much. Yeah, yeah. And actually, the disruption is quite far kumpara sa isang Hilda talaga, no? And even actually a Khufra sa kamay ni Hit dito. Nagkakaroon ako eh, pwede palang i-prioritize, priority pick din ng Omega yung Khufra dito na salip. Pero kasi Chou Khufra mas flex talaga. Eh, Chou Pharsa mas flexible nga naman talaga kumpara sa Khufra Pharsa na kung binang gagawin opener ng Omega. Pharsa is a hero na parang wala yatang lineup na hindi siya shoot. And always want to first pick that Pharsang right now. One of the best, if not the best, hero for the meta where we have. Yeah. Obviously, Selena is automatically banned. Can't let him judge. You can see from a mile away that Ana will go down. Dun. Very wise use talaga dun yan, no, ni he's the moment na umikot. Oo. Yung ating expert. Alam mo yung bagal eh. Oo. After the last insanity. Kahit kumulong pa yan eh. Yung timing nung tumbling. Kahit kumulong pa yan eh. May natitira pang bala yung ano. Parang ano yan eh, skill ni Eugene yung Feather Dares, like apat lang. Oh. May natitira pa yun. Tapos, di ba? Oo nga pala. Di ba, normally, di mo magets yung bala ni Eugene eh. Dapat pare-parehas lang yung lakas ng apat eh. Pero yung last hit yung... Oo, oh, yung uli. Yung nakabuff eh. May drama, parang Granger, no? Parang Granger. Parang Granger. Alright, we got a fight here down for the turtle. Nangalahat yung boy ni Kap Wan. Na-secure naman ni Drixx yun. Maganda ngayon. There's the feathered airstrike pero walang makakuwang strike onto the life dito ng BSB ang mga member ng Omega. I like that BSB is able to steal that away from Omega. Not only that, nakokontrol nila dito yung sarili ng buffs. Hindi sila nagpapadarag even with the aggressiveness of Omega. It's one thing that we will want to have from them. Lalong-lalong na gusto nila makabawi. Hindi lang sa series na to, but in MPL in general. Yeah. And as long as Drixx is online, as long as no shutdown was done for the score, if he is enabled, that maganda. Remember na kung meron man pang huli kay Drixx dito, it would be on the design. Papunta kaya. Chong, yes, may instant stun yung PNK, pero mas explosive at mas mahaba yung ano eh. Yung lockdown ng ano eh. Ng Chong. KurtTzy will be able to defend sa may top lane. That also means na yung Omega naman, kahit pa hindi naman sila napag-invade, sila pa rin naman na may control sa sarili nila na lineup. They're still A-OK para kay Hadjizy. Zero kills, zero deaths, pero okay lang. Toshi getting the Cursed Helmet now and there's the second kill para sa Omega. Yeah, magandang catch yun towards Wilson. Hindi yata nag-age ni Wilson or wala yata nakapagsabi sa kanya na may kasama na doon. Uh-oh. For sure. Feeling ko pwede sa rin ni Wilson na simula na naman ang isang invasion na magagaling mula dito sa mga taga-Omega. Actually, hindi ko nakita pero I think nakuha nga ng mga taga-kabila. It was of Hadjizy securing his own buff. Yep, it was denied towards Drixx. Nagsisimula na nga ba ang pang-aagaw ng Omega? So instead of getting yung first na invasion, nakakuha naman sila yung pangatlong round ng buffs natin. And sabi dito na Omega, sige, kunin yung turtle. Kunin namin yung orange buff, ay purple buff afterwards. Toshi prioritizing using the ultimate para makapag-last hit dun. I really like that a lot. Tapos, Omega knows na wala pang retribution si Drixx nung moment na yun. That's why all things lined up perfectly para sa Omega. At dahil dyan, meron silang lamang na 2K. Indeed. And actually, yung 2K na yan is manifested for the items din na napakita kanina. This is a massive objective na available na sa mapa natin. Turtle on the upper side. Alright. Omega, nakikita natin na pumipwesto na sila doon. And I
can see BSB masyado mag-aalay yung mga members. Okay. Si Harith nga dito, not okay. Even in the vicinity. And that's gonna be easy turtles para sa Omega. And no conversion, honestly. Normally, binibigay mo yung turtle kapag ano, may conversion, di ba? Pero ano yun, settle down, ano yun, autopilot? Oh. Parang ayun yata yung nangyari. Wilson here, losing towards KurtTzy at hindi maganda yun. Ako po. Kapag nakaka-solo kill na ang Chou dahil magiging malignant yan sa side lane. That is bad. Na 1-0-1 para sa ating Chou na may high and dry. It means that in the mid game, nakakatakot talaga. You cannot be isolated. After man, remember, kahit pa Harith ka, isang sipa lang na itong Chou na ako po, wala yung kulit mo. Yeah, yeah. Bago ka makapaglapag ng Zaman Force, yung Zaman Force mo parang cruise na lang yun kasi bangkay ka na. Oo nga. Rest in pieces. Like this. But traditionally, madami na nakikita mga teams, mga players, and even for Omega. Oh, sakit! Ow! Tapos yun, we are angry. Bye-bye. That it really hurts. It really hurts, man. Oh man, Haze, nakikita yun. Guess lang yun, Haze. Alam niya eh. Magic worship, mga kaibigan. To go with, I believe, baka na clock of destiny na itong si Haze. That just means mahuli ka lang na isang beses. Mastan ka lang talaga. That was good by Ana. Pero they should be doing that for the wave clear. Rather, gusto nilang lumaban. Wala yata. Baka hindi gumana. Bumawi pa dito ang Omega. And I think that's it. That actually zones out the members of BSB after advancing. Okay, so that's all about burning your resources even just for defending for BSB. Ganun na kasi yung estado ng kanilang team ngayon. Hindi nila kaya lumaban. But at the same time, hindi sila pwede magpa-push. So, kailangan ginagawa talaga nila lahat para lang hindi matulak. But it seems like will not be enough dahil na-push pa rin sa mid. Using this Popol and Kupa, tapos meron ka pang Yisenshin. Napakihirap. And you can see now the damage is real. Pagka-ano na talaga, Wolfway, pagka-outclass na rin, no? Oo. Kasi this is too much of a lead. Yung bigay na turtle kanina, no? May third take naman na nagawa doon sa may bandang taas. But this is so much of a lead here. We are now looking at a 5k gold lead. And Wilson is still willing to duel up with KurtTzy. That is clearly a lapse in judgment, I would dare say. You've given a one... High and dry. High and dry. Hindi talaga. Hindi ko makita yung outplay. Malahabu yun eh, no? You will understand kung si Thamuz ay nakipag 1v2. Problem kasi with Thamuz is pag mas marami kayo, mas mayroon ng patay kasi may Cotter Inferno. Kasi si KurtTzy, yung ice play niya, hinahabol niya si Wilson while still not being in range of the Cotter Inferno for a significant amount of time kaya hindi nakapag-heal up. Haze is a problem already. Thunderbolt now available, I believe, or hindi pa yata. Kailangan pumuso ng BSB dito kasi yun na lang talaga din yung sasalba sa kanila. Mga kaibigan, tingnan nyo naman, 7k on the gold lead. Hadjizy here sitting at level 14 and 11 para kay Drixx on a Harith that has a relatively nice early game. Yeah. Paring Wolf. How do we gauge that even? Kasi nasabi na natin na si Kenji na rin ba? Ang ganda ng move ng BSB just to mirror yung invasion ng Omega. But unfortunately, kinulang din sila kinapos in the end. Parang meron silang plan B, okay. Sige, meron tayong plan A pala. Pero wala na tayong plan B to C or to Z. Kasi yun yung kailangan mo against sa team like Omega. Kailangan prepared na prepared ka. Very good catch there. That is really nice. That stops any massive wave clear mula sa mga taga Omega dito. No, sa catch towards Haze. That's right. Still a massive lead para sa Omega. Mask na available para kay Heath. I wonder kung ano yung mga napiling mga items dito ng ating mga teams. And knowing a tank, Popol and Kupa, usually nagka-cursed helmet, pero okay din na Thunderbolt rush. Para dito, no? Para dito sa ating PNK, ladies and gentlemen. 10 minutes para dito sa running game, mga tol. And ang katotohanan kaya rin naman talaga parang nag-slow down is because this is an inhibitor turret push. Hindi po ganun talaga kadali gawin yon. It's very tricky, lalo pa kung merong value yung kabila. May mga setup sila. Why burn, di ba? Why burn a lead just by forcing things when you can just wait out for the Lord? Ayun lang. Speaking of the Lord, yun na yung kinukuha ng Omega. Sobrang dali. Yeah. Ang problema, malabong makalaban dito yung BSB sa totoo lang. There's a lot of zone na pwede manggaling mula kay Haze. Forces out the ultimate mula kay Ana. Pwede sila lumaban. Actually, we are angry activated dito. Flame shot pinanggamit din.
pero hindi muna lalaban si Hadjizy. Bakit ganun? Parang pag pro yung gumamit ng flame shot, parang mas malayo kaysa sa normal. No. Parang pag hawak ni Hazen, dapat hindi to aabot. Nevertheless, kidding aside, nakita natin Clock of Destiny and Wind and Lightning Truncheon for Haze. That means na makati na talaga. And you can see Popol and Kupa with the Thunder Belt Rush. Going for the O-Mask. Finished it already. Yeah. Samantala, DHS Blade of Despair. Big boy items na para kay Hadjizy. Just 11 minutes in. Yeah. And even Toshi. No, you got the Brute Force Breastplate, di ba? Bloodlust Axe. Ang dami ng item. Sobrang bayad na. Ang dami ng sandata nitong Balmond natin. Parang mas mayaman yata kaysa kay ano eh, no? Oo nga eh, no? Parang... Mas mayaman nga. Mas mayaman nga kaysa kanina, kay Hadjizy, no? May time na mas mayaman siya ng mga 10 pesos. No? Daming items eh. Gulat lang ako. Man. Well, gumera na dito mga membro ngayon ng Omega. With the Lord, you can actually see the wave clear is not established here mula sa mga taga-BSB. Not because of the drop, but because of the execution. At mukhang i-execute na nga si Drixx doon. Grabe, it really hurts yung binatong spell mula dito kay paring Haze. At nakikita mo na rin sa in the mid, it would be the destroyed inhib. There is a minion wave going for the bot at pwede pa rin yan ituloy mga tol. Oh, pero ayan, no. They're just keeping their distance. Sumanap si Kap Wan ng setup. Eto na. Yung setup na sa minions. Tapos siya yung tinadyakan pabalik. Having to use the flicker as well. Wala eh. Alam mo yung swag ka na dumating pero binasag ka kaagad ng tropa mo eh. As in, and now they could just have this Chichudog actually go for the turret. Buti na wala yung aso, yun ang maganda. Pero there's enough minion wave, yun lang ang problema. And that is the final inhibitor turret na kailangan patumbahin ng Omega. They can still freeze this and BSB can still stop the push, no? Yun ang maganda dito. And even maybe kill someone, that's good. Maybe able to get KurtTzy. At meron din, meron pa rin itong wolf. Nabang nandun naman sa Gelly si Toshi. And drop the axe towards Wilson para umuwi. And you can see now that even with a very good counter mula sa BSB dahil sa disparity na nakita natin sa gold, yung nakamalaki yung deficit na yan, hindi rin nakakuha ng additional kills. Like yung Toshi, tagal bumabad nun ha, pero hindi pa rin nakakuha ng kill. Interestingly, napaka-low scoring game nito nakikita natin. Yeah. 7-3, 13 minutes in, pero ubus na inhibitor dito ng BSB. May na-realize din pala ako, Tol. Yung mga panalo rin kasi talaga ng Omega, low-kill games low din talaga. Kaya rin pala ang baba nung ano nila. Nung KDA nila. KDA din pala talaga nila. Even on wins, no? Even on wins. Characterize po talaga yon sa Omega, the way they keep things here. Yeah, talaga nilang treating. So parang... So parang may pagka-parallel din yung ano, Bren tsaka Omega in terms of playstyle, that's no? Right. Parang... Oak din, bawas din, then objective. Pero yung Bren, mas may DM. Yeah, man. Yung Bren, nakita niyo yung laban ng Omega. I believe naglaban na yung Bren at Omega. It was one of the... kung naalala mo, dun sa English conference, nung kinakast natin, sabi natin, weird kasi parang low action, pero ang intense pa rin. Kasi yung fact na nagpo-poke na, sila na, na may stand-off. Tatansyan, may stand-off lagi. Stand-off na nangyayari lagi. That's yun yung right. Tansyahan talaga. And you know it, those are... very wise teams. Kap Wan dito. Nakakuha siya ng Popyang. Pero sabay gulong palayo. There goes KurtTzy. Very explosive. That is the play that you are looking for. Ang sino pa nahuli yung main core ng BSB. Ayun ay si paring Drixx. Welcome to MPL, Tol. Kap Wan naman ang sumunod doon. Tapos si Ana will be receiving di lang ang flame shot. Pati yung aso. Dito ni paring hit naman. At dito sa gitna, minion waves are coming down. Down for the top line din. Habang si Wilson binabody block lahat ng pwedeng ibatok salong-salo mula dito sa Omega. Feathered airstrike will be dropped. Kumuha ng talong dito si Kap Wan. Point blank range. It doesn't matter. At least siguro mapigilan yung minion wave. This is still not gonna be push, pero may minion wave dun sa bandang baba. Yun na yun, mga tol. And this series closes in 2-0 para sa Omega. A very strategic, very dominant victory mula dito sa Omega mula sa game 1. And tapos yung game number 2 naman, nag-flex na Omega. Nakangiti na, oh. Finally, nakangiti na dito.